Alam niyo ba ang kauna-unahang burger chain sa bansa? Nauna pa raw ito sa sikat na Jollibee. Kapag bumili ka ng burger sa kanila, same recipe pa rin mula noon hanggang ngayon. A taste of history, ika nga! Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel. And hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ngayong araw, hahanapin natin ang isa sa kauna-unahang burger chain sa Pinas. Mula rito sa EDSA, mag-uumpisa ang ating paglalakbay. Sa ngayon, Jollibee Burger ang isa sa unang burger daw sa Pinas. Tayo sa taong 1975. Si Tony Tan at ang kanyang pamilya ay nagtayo ng isang ice cream parlor sa Cubao. Dito rin unang itinayo ang first Jollibee outlet. Ang kanyang unang puhunan nasa 350,000 pesos. At noong 1978, ipinakilala ang Jollibee Yum Burger. Sabi ni Tony Tan, kaya Jollibee dahil sumasalamin ang mga bubuyog sa pagiging hardworking o masipag. Sa aming pagre-research, may nauna pa pala sa Yum Burger ng Jollibee. Makikita raw namin ang isa sa unang store nito sa Quezon City. Kailangan kong bumiyahe ng mahigit sa isang oras at narating ko ang lugar na ito. Tama po kayo, ang isa sa unang burger sa bansa ay mula sa Tropical Hut. Unang itinayo ang Tropical Hut noong 1962 ng pamilyang K. Ang unang plano nila ay magtayo ng supermarket na may katabing coffee shop. Dito sa Tropical Hut Quezon Ave, makikita pa rin ang Tropical Hut Grocery Store. Isang pinto lang ang naghihiwalay sa kanila. Balik tayo sa loob ng store. Makikita pa rin dito ang iba't ibang product na kanilang ibinibenta. At halos mga senior citizen pa ang karamihan sa customer nila dito. Siyempre, una naming hinanap ang classic nilang coffee. Maniwala kayo o hindi, siniserve pa rin nila dito. Maya-maya lang, sinerve na rin ang classic burger. Sa halagang 130 pesos, makakain mo na ang burger na ito. At kasing laki pa ng palad ko. Mas mahal nga sa Jollibee Yum Burger. Pero isipin nyo na lang, ito pa rin daw ang recipe noong 1962. A taste of history, ika nga. Ayon sa mga server dito, ang patty ng burger, sarili pa rin gawa hanggang ngayon. Ipinagmamalaki na rin nila ang spicy version nito. Spicy nga! Sa ngayon, may 50 branches pa rin ang Tropical Hut sa buong bansa. Pero ang laging tanong, unang sumikat ang Tropical Hut Burger sa Jollibee, bakit nga hindi ito nakasabay sa kasikatan? Wala pa rin makapagsabi sa atin. Pero ang isang miyembro ng pamilya K, ang presidente ngayon ng Mercury Drugstore. Kaya pansinin nyo, ang ibang Tropical Hut may katabing drugstore. Yan muna mga tamago. Oh,
kwentuhan tayo sa next episode. Kapit lang, don't forget to like and subscribe!